pag gumaling na si, sabihin natin, na-survive na ng 14 days, nag-positive na sa swab testing, anong ginagawa ng assistance ng barangay? Pag kunwari, na-confine sa HOPE. Bali, kapag ang patient naman natin sa HOPE dinala ng barangay, tatawag din dito mismo yung HOPE kung saan siya nadala. For release na siya, so susunduin naman siya ng barangay. Mm-hmm. Doon, nabibigay na sila ng certification niya, yung health certificate na binibigay ng city. Tapos, kung sasabihin ng HOPE, oh, continue pa to for 3 days isolation, i-quarantine pa rin natin siya sa bahay. Kasi hindi man sila makakalabas ng HOPE kung meron pa rin silang simptoma sa ubo, or meron pa rin silang, nakawalan pa rin sila ng panlasa. So, dapat, fully recovered kasi sila pag nawala sila ng HOPE. Eh. Mm-hmm. Yan, katulad last week, may isang patient na nagsabi na lalabas na siya, kinabukasan. Then, nung kinonfirm natin sa HOPE, nagkaroon pa siya ng additional 5 days. Mm-hmm. Kasi meron pa siyang sintomas, kaya binigyan pa ulit siya ng gamot na mga antibiotic para once nalalabas siya, sure na wala siyang ano, wala na siyang sintomas. Kasi hindi nga makakahawa siya ng COVID, pero yung mga sintomas niya, baka yun na maipasa niya naman sa family members niya. So, not necessarily na negative ka na sa swab. Pag meron kang symptoms ng ubo, most likely na ubo, no? Wala na kasing reswab eh. Basta after 10 days from the date of swab, dun na namin binibasin eh, yung certification. Kahit na sinabi na nag-quarantine na daw siya ng 5 days prior nung nag-swab siya, yung date of swab pa rin ang first day niya. Ang bibilangin para documented at least. May ano kami, mayroon tayong tinatawag na allowance for incubation. Let's just say. Yeah, no. Tama. So, pag tinawag na si Sesu, kunwari nasa HOPE, tayo ang susundo. At si Buboy ang magdadrive. Yan. Naka-PPE ka pa ba nun, boy, pag magaling na? Hindi na. Pwede na hindi naka-PPE. Nakaubad na. Nakaparomansa na, no? It's the one and only Digo Double G. Lalo mag-o-gibig, ano? Oo, po. Siya, Buboy, original ano yan, eh. Iron Man, strike anywhere yan, eh. So, may iba naman tayo. So, pag yun natin na sa bahay, okay na. So, next question. Hindi na ito masyado related sa processes natin. Sino na sa inyo ang nag-positive? Kami tatlo. Ha? Kayong tatlo? So, sinong nag-home quarantine? Kami dalawa. Si Buboy? Parang facility. Boy, gano'ng katagal ka doon sa loob? Sa oblo? 14 days. So doon sa habang nakaano ka na sa 14 days sa loob. Anong mga na experience mo, share mo sa mga ano natin, na viewers natin. Na-experience ko na mga problema, okay naman sa pagkain. Suporta ka ng barangay. Suporta lahat. Pucha. Ah. Pati bibigay. Pati pang ano, pati pang kung saan ikap, di tao kagad, pero na. Pati pang yosi niya. Puta, nag-yosi ka kahit ano? Anti-ibay. Nag-iwan mo buhay. Nag-empty lights fam. Puta, anti-ibay. Marami kasi sila doon. Buti naman marami ano sila, hindi siya nalungkot. Kayong dalawa, pare, Abam, na home quarantine. Yun sa akin, malungkot. Dahil parang nakakulong ako sa bahay. Hindi, mas maganda kasi may spare na isang bahay doon. Dandun lang ako mag-isa sa bahay doon. Wala ko ibang kahalupino. Talagang, yun lang talaga malungkot. And talaga na experience ko, yung nawala ka ng panlasa, nawala ka ng pangamoy. Kaya talagang wala ka gana kumain, kaya talagang jeta ka. Talaga. Kahit ano sarap ng pagkain. Parang payat mo nun, pre, pag nag-ano tayo, Zoom meeting tayo. Talagang hindi ka ano, hindi mo mga ano, dahil nawala ka ng panlasa eh. Kaya talagang ano, mahirap ano, kumain. Pero at any point na nahirapan ka ba huminga? Isa pa hindi naman. Okay. Wala no kasi ano, ang parang nag-mild lang ako eh, mild na COVID na yun na nawala ng palasa, nawala ng pangamoy. Nawala ng gana kumain. Hindi naman ako nilagnat. Wala rin naman ako ubo. Pero parang ang prevention,
nag-antibiotic din ako. Mm-hmm. Para hindi na siya mauwi sa, alam naman natin, yung mga tinitira. Correct, correct, correct. Kaya naging ano rin ako ng antibiotic mm-hmm. para talagang prevention na. Mm-hmm. Ikaw, ikaw, Bam? Asymptomatic ako nun eh, kaya walang problema eh. Mm-hmm. Pero si Ronald po, may ba't ikaw? Eh, mas maraming pagkain. ano siya? Asymptomatic? Automatic? Ang ilang ulam niya? So, 14 days na nang tinira mo sa bahay. Hmm. So, anong mga ano? Anong mga napagtanto mo? May soul searching ba ng 2 weeks? Wala, ano lang. Puro cellphone lang. Puro cellphone lang. So, kayong tatlo nag-positive. Pero, the next day na nag-clear, balik sa trabaho. So, ayun po. Tatlo pa lang yan. 12 po yan. Sa birth team natin, ilang na nag-positive? Sa atin, tatlo. Apat. Apat. Kasi si Joby. Ngayon, lately si Joby nag-positive. Mm. So, apat out of 12. Pero, out of dun sa apat, pagkagaling, bumalik agad sa trabaho. So, ito kasi ang gusto ko ring ipalabas dito. Kung tayong birds ay nagkakaroon na tayo ay naka-PPE pa kayo madalas na nahawaan, bigyan nyo nga ng ano, magandang mensahe yung ano, mga kabarangay natin kung para sumunod sa safety protocols natin, kasi kung tayo nga nagumagawa ng paraan nagkaka-COVID, lalo na yung mga pasaway pa. So, unahin natin si Bama. So, para sa akin kasi, hindi mo naman sabi ngayon kung saan ka makakuha ng virus. Sabi nila dati, nilockdown, walang lalabas. Mm-hmm. Baka sakaling di ka makakuha. Pero ngayon, mas na kahit sa isa sa family members mo ang lumabas, maaring mag-positive ka agad. So, or makakuha ka ng virus sa kahit family members mo yan. Sabi mo, meron kasi iba na carrier lang eh. Mm-hmm. Na hindi siya tinatama, pero sila yung nakakapagpasa sa iba. Mm-hmm. So, yun yung ano. Basta ngayon, doble ingat. Kung kaya lagi na sundin lahat ng protocols, gawin kahit sa bahay nga. In-encourage siya lahat ng magsuot ng face mask. Kasi hindi na natin alam talaga kahit family members mm-hmm. natin yan. May chance na sila rin positive or nakakuha ng virus nung lumabas sila. Okay, thank you, ma'am. Pare. Yung sa akin lang is, huwag matigas ang ulo. Yeah. Disiplina, importante. Dahil tayo rin yung unang lalaban dyan sa virus na yan, ng pandemya to, hindi natin talaga alam ang kalaban natin. Hindi natin nakikita. Kahit anong, kasi sinasabi nga, nasa loob ka ng bahay, nasa loob ka lang ng bahay, hindi na, bakit ka nagkakaroon ng virus na yon? Mm-hmm. Eh, hindi kasi natin, may mga lumalabas, may pumapasok. Kaya ingat-ingat lang tayo, sumunod tayo sa health protocol, yung face mask, face shield, alcohol, hugas ng kamay, tsaka syempre yung distancing. Eh, yun talaga importante. Tsaka syempre po, unang-una, lakas ng katawan. Kailangan tuloy-tuloy ang mga ating vitamins, ascorbic acid, mga vitamins natin, at syempre po, tiwala sa taas. Dasal po tayo. Yun po na panlaban natin talaga. Salamat, candidate number 1. Joke lang, pre. Oh boy, ikaw naman. Buta, ito yung nabang ko eh. Basta kami yan, sila lahat. Hindi, basta ano. Basta kaya, dasal na lang, dasal. Dasal, no? Okay. So, na pag-graduate na. sorry. Maraming sa soto. So, naka-graduate na. Anong mga documentation ang pinaprepare natin para sa kanila? Dalawa kasing klase na eh. Merong binibigay ang CT. After 10 days kasi nalang mag-positive ka from the swab date. After 10 days noon, good as recovered ka na, hindi ka na nakakahawa. So, si CT Health nagbibigay na siya ng medical clearance noon. So, yun yung medical clearance. Pero kapag na-require ng isang office, or kaya rin nag-positive, kailangan niya sa trabaho ng 14 days quarantine certification, kailangan niya i-extend yung quarantine niya hanggang 14 days. Mm-hmm. Para mabigyan siya ng quarantine certification na 14 days na nag-undergo talaga siya ng quarantine. Mm-hmm. Pero once naman na sinwab ka, positive ka, then after 3 days sinwab yung family member mo, nag-positive mm-hmm. din, magkakasama kayo sa bahay. Mm-hmm. Extended. Extended ka pa rin. Mm-hmm. Ang pagbabasihan namin is yung from the point. Sinwab. Family.
Kaya so, minsan nagkakaroon ng conflict. Mag-i-issue tayo ng certificate of undergoing quarantine. Nag-undergo. Parang ano, parang supplement siya ng fit to work kung nagtatrabaho ka. Yung certification, manggagaling sa barangay yun. Nanggagaling si Bert, tsaka si ate po ng barangay ang pipirma. Either sa barangay facility or sa home quarantine. Home quarantine. Okay, okay. So, thank you so much, gentlemen, for spending time to, for this episode today. And, Boy, bibili kang merienda natin, Boy! Pwede bumati. Kaya bumati. O, baka, no, Boy, kung ano, kung, baka nanonood siya, Boy, pwede ka mag-message. Pre, ano, introduce yourself. I am Raul Silvestre. Ganto. I am the Barangay Secretary for Barangay Negro. Yun. Kaya yung kasabihan. Kasabihan? Oo, kasabihan. Oh, kasabihan. Naniniwala ako. Yan. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Yan. Thank you. So guys, so later papakita namin sa inyo yung aming quarantine facility dito sa barangay. And dati siyang livelihood center namin and daycare center. Pero because of this pandemic na sinara ang mga schools, for the meantime, ginawa namin siyang barangay facility with the approval of the city government. So guys, ayun ang ating brief interview sa members ng Bert's. Bert's office. Mamaya yung Bert's office, dadala na, papadala na, sisilipin din natin. So, thank you so much for staying. Our general message for everyone that would be able to see this is that please always stick with the health and safety protocols. Mahirap yung mga ginagawa ng mga kasama ko. I personally am not a member of Bert's because I'm a registered PWD with comorbidity, so ako mayroon akong autoimmune disease, so I cannot be. My chances of getting it is quite a little bit higher than the other persons. Pero I really admire itong mga kasama ko kasi kahit na nagka-COVID na, na-quarantine na, pagkalabas na pa after ng quarantine ay negative result, sabak agad. So ilan lang yan sa mga kasama namin dito sa barangay na despite of contracting COVID, eh dire-diretso pa rin ang pagsisilbi dito sa barangay. But anyway, we do hope that everyone stays healthy. Always wear your mask and keep it. Oh, ito yung mga sweepers namin. Kawai, kawai! Hey! Kawai! Jenny! Kasabihan! Kasabihan! Anong kasabihan? Kayo na, pare, anong supply siyan? Ito is galing kay Congressman Ana Reyes. Tapos ito is galing kay Mayora. Ito yung supply niya. So, iikot natin po ngayon yan sa ating mga naka-quarantine. Yung mga naka-home quarantine. Konting tulong, konting ayuda. Dahil hindi nga sila makalabas, hindi sila makabili ng kanilang mga kakainin. Mm-hmm. Para talagang hindi na sila lumabas. So guys, sasama tayo sa ruta ng Bert's natin. Magde-deliver tayo ng goods sa ating mga kabarangay na lockdown. So, hindi na tayo bababa. Sila na lang ang kasama. Pero, kasama tayo sa sakyan. You know. Oh, kamusta kayo dyan? Guys, we are en route. We are going to deliver goods sa isang family lang yan, pre. Ilang family yan? 12 families. So, stay put. Boy, kamay ka, boy. Yun. Ito, black, ha?
Oo, Gawad, hello. Good night and success. And hindi ko nakikita eh. Gawad din. Ah, Gawad. Long time no si Kumayat. So guys, nakaka-dalawang bahay na kami. So pag binabot na namin yung pagkain, naka-face shield, face mask, social distancing. Kaya lang kasi kailangan din papirmahan. So yun yung isa sa mga risk nung nagpapapirma, which is in this case si Bam. So after nun, hindi naman sa nag-alcohol agad afterwards. So nakadalawang bahay na kami, meron pang isa, and for the safety and well-being of our barangay, mga kabarangay namin na currently lockdown, hindi na namin papakita yung kung sino-sino sila and yung mga bahay nila, yung process na lang ng pagde-deliver ng pagkain. So stay tuned, we'll be right back. So guys, finish na tayo sa route ng food pack distribution together with the Brgy team. Ngayon naman, ipapakita lang namin yung aming barangay isolation facility para sa ating mga asymptomatic COVID patients. So, let's go. So guys, sa likod ko ngayon yung ating barangay facility, isolation facility sa mga asymptomatic COVID patients, PUM and PUI. So ito dati, daycare. Built talaga siya for daycare purposes pero and livelihood. Kaya lang, dahil nga sa pandemic na titigil ang lahat. So for the meantime, ginagamit namin siya for this particular purpose. Guys, thank you so much for watching till the end of this video. So far, ito muna yung papakita namin sa ops namin dito sa barangay for this particular episode. And if you haven't subscribed yet, please do hit the like, subscribe and notification bell para palagi updated dito sa A Day in the Life of the Gawad Man. Thank you. Bye-bye. Ingat. Pare, bye-bye na. Bye. Bam, bye-bye na. Bye po.